At ang isa pa nating gustong talakayin ngayon, itong ginagawa ngayon ng Department of Environment and Natural Resources, yung paglilinis sa mga, yung pagsubaybay din sa mga establishmento na malapit sa Ilog Pasig, halimbawa, o kaya malapit dyan sa Manila Bay. Ayon sa balita, marami nang naipasara, no? Na mga establishmento o na-penalize, nagkaroon ng penalty dahil sa nagtatapon ng kanilang mga dumi dun sa Manila Bay o kaya sa Ilog Pasig. Kasi wala silang ano, yung sewerage. Di ba na ano na yan, nang dilinis yung Manila Bay, na-discover nila ang daming mga establishment? Ang dami. Ha? Okay. Eh, bawal yun. Naayos na ba, Kapitan? Bawal talaga yun. Oo, bawal. Pinasara nila yung ibang restaurant eh. Hindi, ang naayos yung Euro permit. Yun ang naayos. Ayun ba? Yun ang inayos nila. Nako, nako, nako ha? Bakit nagkaroon ng permit? Yan ang tanong dyan eh. Alam ba, yung palengke ng kalentong, yung pala napakarumi niya. Ay, oo, kasi walang, ha? Ang kanilang parang pinaka-drainage, tuloy na doon sa ilog. Ha? Doon sa isang ilog doon, kung anong ilog yun. Kaya pala napakadumi doon. Lahat ang kabila po noon ay Santa Mesa. Santa Mesa. Nag-connect po dyan ay may bridge. Na, kasi dyan ang mga pinsan ko sa may Bacood. Talaga doon sa palengke, makit talagang... Kasi natira rin po ako dyan sa lugar na yan. Eh, yung mayor niyan, si Abalos, yung babae. Sumakit ang ulo. Nagulat. Tinanong siya, bakit po may permit yan? Yun, nagme-meeting daw sila. Yan ang problema. Ha? Pagka may lagay ka dyan, kahit anong violation mo, okay lang. Pirma ng pirma yan, may permit ka agad. Eh, taon-taon niya, kumukuha ng permit eh. Isipin mo. Eh, bakit merong mga ganun? Bakit napayagan yan? Kung di pa kumilos ang DNR. Di ba? Eh, ito, matinding ano to, problema pagka nagkataon. Sabagkat masyado nang marumi ang kapaligiran natin eh. Masyado nang marumi mga ilog, pati dagat natin. Pagkatapos, meron pang ganyang klase na mga establishmento. Kaya nga yung Burakay, napasara eh. Oo, dahil na-inspection yan eh. Oo. Nila si Matu. Oo. Yung grupo ng DNR. Di ba ang galit ni Duterte? Talagang gusto niya, tuluyan na, maisara yan eh. Buti naman, sumunod sila. Oo. Di ba? At ngayon, medyo malinis na. Mm-mm. Marami pa rin na establishmento dito sa Metro Manila, ang paniwala ko, talagang lumalabag yan. Ha? Hindi sumusunod dito sa kalinisan. Yan. Yan, panawagan yan ha, na, yan, kung sino man po sa bawat po siyudad ng Metro Manila, meron naman talaga yung sanitary, ano yung tawag doon? Sanitary permit. Permit. Yung mga tauhan po ninyo, i-double check. Lalo na po yung mga establishmento, lalo na yung mga buildings. Saan nga ba dinadala yung mga waterways nila? Ayan. Kasi iba ang ano ng ano eh. May kaibigan ako engineer, ang mga tubig sa condo, sa ilalim, pwedeng i-recycle yung mga pinaligo, pinaglaba. Bagong proseso, tubig pa din na pwede mo rin ipaligo doon sa ilalim ng building. Merong ang ginawang machine na re-recycle. Pero hindi pwedeng inumin. Kaya lang, ang ano doon, papaano yung paglilinis? Saan itinatapon ngayon? At saka yung ano, di ba, may pabrika. Yan, matindi mga waste niyan, di ba? Oo. Nakakalason pa nga. Nakakalason yan. Yung mga ospital. Ay, number one. Hindi mga ano yun. Number one ng hospital. Kasi delikado yung mga, ano nila, yung mga basurang pang ano. May mga chemicals yun na yung mga nakakalaso. Pang opera, kung ano-ano, mga gamot. Dumi yun. Di ba? Hospital. Saan tinatapon yan? Tapos yung ano pa, sa palengke. Palengke, basura. Yung mga pinakatay yung mga hayop. Yun na nga. Saan ba dinadala yung mga ano noon? Yun na nga. Nakita yan ni Mayor nang siyang bagong upo dun sa parte ng Bitas Tundo. Naku po talagang, hindi mo talaga, kung ikaw ay mahina ang sikmura, talagang dodoble dahil sa amoy. Yan na nga eh. Dapat masolusyonin yan. Iba na ngayon,
huminto na tayo doon sa dating gawi. Oo. Na maruming masyado ang palengke. Kailangan natin ay mabago naman yung ano, ang... Hindi, natutuwa kasi ako, nang umupo nga si Pangulong Duterte, marami namang pagbabago. Hmm. In spite na may mga, yung mga numumuno, para bang icing lang ng cake. No. Simula lang maganda ang kanilang trabaho. Nasa namumuno yan. O, tapos mababayaan na. Nakita mo si Simato, nagawa niya. Oh. Ang dingal lang niya nagawa, yung sa mga mining companies. Ay, oo. Kiniginuluhin ng permit. O, yung mga mining. Akala ko, i-recall na nga yun eh. Nawala si Gina Lopez, namatay pa. Eh, si Gina nawala naman, hindi na... Nawala ko sa pesto. Hindi naman na-confirm eh. Kaya nga eh. O, yan. Pero ayan, sa ating mga ayan, isinuwalat ha, yung mga bumabalik yan. Kumbaga, ibig sabihin dyan sa Meroas Boulevard, iba ang binigay, hindi na double check yung sewer rates, kundi permit lang. Mm-hmm. Nako, double check po niya yan ha. Lalo na po si Manila City Mayor Isko Moreno. Oo, marami. Dyan sa Mandaluyong. Si ang Quezon City, marami rin public ang Quezon City, di ba? Mm. Pero ang Mandaluyong kahabaan, lalo dito sa may Pasig River. Pasig River. Sumakay kasi ako dyan ng ano, Perry. Mm-hmm. Ang dami pa rin mga naglalabas ng dumi. Ang Pasig River, ang linis niyan. Kasi sumakay ako ka, Peter, mula dyan sa Loton ng Perry hanggang dito sa Guadalupe. Noong araw dyan, may mga isda pa, bata ako. Tumatalon pa. Oh, at malinis, malinis yan. Malinis ang ilog. Pwede kang maligo noong araw. Oh, ngayon hindi na. Wala na, wala burak. Na isda eh. Oh, maitim. Kahit sukoy, wala na eh. Wala ako lumaki. Pagka ikaw ay lumoy niya, sukoy yung makaka... sa lubong mo eh. Eh, may isda nga ng, ano, isdang Imelda. Oo. Yung kulay, pag bumabagyo, lumalabas yung isdang Imelda. Oo. Kasi ang kulay ng tubig is chocolate. Chocolate. Oo, kasi galing ng bundok. Baga nag-iiba, lumalabas yung isdang Imelda. Ganun ba? Magandang isda kasi kulay orange. Orange. Oo, di ba? Saka nakakita na... Kinakain ba yun? Yung iba kinakain, pero ginagawa kasi yung fish fillet. Fish fillet. Oo. Si Imelda. Ay, sige. Nako, nabanggit ko lang po kasi, alam niyo po, isa Perry, talaga ngayon po, pagka hindi umulan, madumi po ang ilog, at saka kahabaan po dyan, madadaanan niyo po yung side na yan. Of course, yung sa Malacanang iba pong area, eh kahabaan po yan, maraming pong pabrika, at yung mga dumadalo, yan ang tubig, makikita po ninyo. Iyan ang tinutumbok nga ni Kapitel na hindi nasasaayos. Wala na eh. Pinagtatapunan ng dumi. Ang dami ng project na talagang ginawa para dyan sa Pasig River. Tatanda mo si First Lady Ming Ramos, di ba? Meron din yung project para maging malinis yung Pasig River. Kung sino-sino pa. Si Imelda mismo, nagkaroon ng project yan eh. Oo. Pero wala eh, kita mo ang dumi. Alam mo, may country na ang mga basura, di ba, nire-recycle. Di ba, ginawa na yan sa atin eh. Hindi lang incinerator yung sinusunog. Di ba, tinuruan na tayo mag-segregate ng plastic, ng papel, na hindi nasusunog. Alam mo, hindi pa rin nasusunod yun. May nag-recycle naman din na plastic, katulad ng isang show, binibili iba-ibang klaseng plastic product, ginagawang plastic chair. Isa na nga yung mga kababayan natin, magkaroon ng disiplina sa kalinisan. Meron kasi tayong batas na yung Clean Air Act. Eh. Bawal magsunog, ano? Mm-mm. Kaya yan, iba ginagawa dyan. Dinadala sa landfill, nehuka yun, tatabunan yun, naku, ilang tabon. Ilang patong? Oo, panapatungan. Ang totoo, hindi na... Sa ibang bansa, hindi naman ganyan eh. Merong incinerator sila eh. Incinerator, malaking-malaki. Malaking-malaki. At saka depende sa ano, kung papel, karton, sama-sama yan. Eh sa Pilipinas nga, wala pa atang magaling na... Hindi, tsaka bawal. May batas eh. Clean Air Act. Kaso, nabanggit mo yan. Kaso, paano nga yung magpapausok ako ng mangga? Bawal daw yung ano, usok na yan. Paano yung... dumi ang ano, ang kalawakan. Ganun ba? Madumi naman sa atin, yung ibaba. Kaya pala yung Indian mango namin, hindi namunga. Oh. 15 lang ang ano, kasi nga, pinagbawalan yung sister ko. Nagsusunog pag umaga ng... Kasi yung pinagbawalisan. Oh. Bisa may mga plastic-plastic, sabi ng anak niya,
O yan, Mabin, ha? Di ba sabi mo kay nanay mo? Nayo kayo magsunog dyan, may bawal sa, may batas, bawal magsunog. Oo, yung basura nga, bawal sunugin. O yan, ha? Nakikinig yung mga pamangkin ko, totoo yan. Pero dapat, i-abolish din yung batas na yan, eh. Payagan natin, magkaroon ng incinerator. Bakit mo tayo, eh, dito nga lang sa atin, wala, sa ibang mga bansa, ang dami. Di ba? Halos lahat ng bansa, may incinerator. At saka, sa palengke lang, ano ko, ilang tinuladang basura yan, araw-araw kinukolekta. Kaya, hindi ko nga alam sa natin inaano yung mga basura. Punong-puno na po yung tapunan sa, di ba, umaray na ngayon sa Payatas hanggang sa Muntalban. Hindi, saka tayo kasi, parang mahal natin yung mga basura, ay sunugin. Yung basura sa Canada nga, dito mo tinadala, tinatanggap naman natin. Sipin mo yan. Tayo nagiging basurahan. Tapunan ng basura. Oo. Yan. Kaya ito ha, naku, ito, nagalit na si Arlene sa dinidiscuss natin. Ang daming pasweldo sa gobyerno at iba-ibang sangay ng ahensya ng gobyerno. Pero sa totoo lang, walang silbi. Maganda para sa lipunan. Aksaya sa kaban ng pondo ng gobyerno. Ito pa, mga hindurupo at karamihan sa gobyerno. Aray! Arlene, ayan. Puso mo. Puso Arlene, huwag kakakain ng binagoongan, ha? Ano yan, mapahigh blood yan. Magdala ka sa amin nun. Ayan. Hindi, na ano lang siya nakikared away sa nangyayari. Totoo naman ang sinasabi mo, Kapiter. Yung Clean Air Act na yan. Tapos, meron pa si, ito nga, babanggitin ko na naman si Senator, dating Senadora Loren Legarda. Oo. Ay, di ba? Climate change. Kala mo rin, mapagmahal sa kalikasan.